Siya kasi pumunta siya sa Vancouver, wala raw siyang kakilala. Pagpunta niya raw doon, nagpasa-pasa lang daw siya sa Indeed, minsan daw nag-walk-in lang daw siya na ano, wala raw siya talagang nakuha. Naubos lang yung 6 months niya na pag-i-stay doon, naubos niya lang yung budget niya, saka yung panahon, sayang. Yun. Eto na naman tayo. Ha? Kita nyo, araw-araw ako nakakapag-video. Ganyan talaga pag walang overtime. Ay! Buisit, wala na kaming overtime. Hindi, ano, normal naman to sa amin. Pagka raw malapit na mag-spring summer, ano na, umuunti na yung baboy. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero, nung huling dalawang, ano namin, ganitong panahon, ano, wala talaga kaming overtime. Actually, swerte na lang kami nung, ano eh, nung December saka ano January na puro overtime. Ano yun, napagbigyan talaga kami. Kaya lang yun nga lang, patay-patay yung kamay. Patay-patay yung katawan. Kasi sagad-sagaran nga sa overtime. Yung ano ito, yung wrist ko na to, may time na pagka hawak mo yung kutsilyo nasa linya, mag-ano ka ng ano, laman. Yung ayaw ma-press. Hindi ko alam kung bakit. Hala, ano nangyari? Siguro, pero mga ilang segundo lang sabay. Ano ko? Ano nangyari? Ginaganong-ganong ko. Huwag kang bibigay, huwag kang bibigay. Sabay, mamaya gaganon na naman. Nung una, pa ano lang, pa isa-isa lang. Nung mga bandang huli, ano na eh. Parang 2 beses na nangyayari sa isang ship yung ano, yung ganon. Nakakatakot din eh. Kasi, hindi ko alam. Kasi pagka na, ano ka, yun dito, yung ano ba yung tawag dyan? Yung carpal tunnel. Ano yung opera yun eh. Sinagat-sagat ko na kasi, syempre, parating na yung family natin eh. Nga pala, isa pa yun. Papunta na yung pamilya. Nagtingin ako ng ticket na, ano na, mahal yung ticket na nabili ko, papunta sa kanila dito eh. Ano, tapos, gusto ko sanang umuwi. Nagtingin ako ng ticket. Ano eh, aabot ng $2,000. $2,000 yung pamasahe ko balikan. Ano eh, sayang yung pera. Dito na lang natin ilaan, no? Kaya baka hindi na ako makauwi. Nakakaano eh, gusto ko sana umuwi talaga eh. Kaya lang yun nga, sayang yung pera kasi. Na pwede mo namang i-ano na lang dito. Ano ba to? I-invest mo na lang dito. Yun. Tapos, ngayon wala nang overtime. Sakto lang. Kung ano, kung kasi pagka iniisip namin baka magtuloy-tuloy overtime, hindi rin naman pala. Kaya balik na yung dating ano, dating sahod. Maliit siya ng diyama kapag walang overtime. Pero okay lang, kaya namang ipang-survive pagka ganun. Anyway, yun nga yung gusto kong ipagkwentuhan natin, no. Yung tungkol sa ano, meron nag-message sa akin na tropa natin na nandiyan siya sa Pilipinas ngayon ata, na kumukuha siya ng ano, ng experience na ng pagbubutcher kasi ano siya, narinig niya nga raw yung ano, ang sinasabi niya, yung balita na pwede kang mag-tourist tapos punta ka ng Canada tourist as tourist visa tapos mag-a-apply ka ng ano, ng trabaho. Parang tulad ng sa mga na ano, mga nasa Saudi, yung mga ganyan, yung mga nasa Middle East. Madali kasi sa doon magganon na ano, na pathway. Kung gusto niyo malaman yung about sa ganyan, kung gusto niyo mag Middle East, paano pakinggan niyo sa podcast sila J, ano, sila Jomar J saka si RJ Acurantes ng Buhangin Brothers. I-search nyo yun sa podcast. Panoorin nyo. Kasi ano sila eh. Sa Middle East sila nagtatrabaho. Para malaman nyo kung ano yung mga ano doon. Yung mga, yung kultura doon. Yung kung paano sila nakapunta as tourist din. Alam ko tourist din yun eh. Tourist tapos nag work permit sila. Mga ganun. Parehong pathway na kinukuha ng mga ano, tropa natin dito sa Canada. Lahat yun, i-discuss nila. Pa kung kailan sila nakapunta, paano sila nakapunta, paano sila nakahanap ng trabaho. Ano, Buhangin Brothers sa podcast. Yun ang i-search nyo. Maganda yung mga discussion nila dun. Mga pang
nasa buhangin. Kasi sa Middle East, no? Yun. Ngayon, ito si Tropa. Sabi niya, nakita niya raw yung ano, yung kumakalat daw sa TikTok na yung mga ganyan. Pagka nag-tourist ka raw, syempre, ganun yung sinasabi sa mga TikTokeries, yung mga influencer na madali lang makakuha ng ano, ng LMIA pagka nakapunta ka na sa Canada. Actually, isa rin ako sa nag-announce niyan dati. Naakala ko ganun lang din kadali. Pero nung nalaman ko na nga na ano na yung pathway na yun eh ano, medyo tagilid kapag wala kang ano, wala kang kausap sa dito sa Canada na magbibigay na kagad sa iyo ng LMIA. Yung parang mag-DIY ka lang na ano, mag-a-apply ka lang sa mga companies, napakahirap. Kasi nakita ko na yung process niya. Pagka nag-tourist ka rito, 6 months ka lang sa ano, Canada. Ngayon doon ka pa lang maghahanap ng trabaho. Mag-a-apply ka sa mga ano, Indeed, yung mga ganyan, sa job bank. Mahirap din makahanap. Lalo na yung pupuntahan mo na ano na lugar eh ano na, marami ng tao tulad sa Vancouver, Toronto, yung mga ganyan. Hindi ka basta-basta makakuha ng trabaho. Ngayon, siya kasi pumunta siya sa Vancouver, wala raw siyang kakilala. Pagpunta niya raw doon, nagpasa-pasa lang daw siya sa Indeed, minsan daw nag-walk-in lang daw siya na ano, wala raw siya talagang nakuha. Naubos lang yung 6 months niya na pag-i-stay doon, naubos niya lang yung budget niya, saka yung panahon, sayang. Kaya ako, yung mga huling video ko about sa tourist, hindi ko siya nire-recommend na gawin yung pathway kapag wala kayong kakilala sa Canada, napupuntahan nyo na province. Mas maganda siyang pathway kung meron kang kakilala na ano na nasa managerial position ng mga ano, ng mga tropa mo, ganyan. Tapos pagpunta mo rito, bibigyan ka na lang nila ng LMIA, kasi ang process ng LMIA nasa ano rin yata, nasa 3 to 4 months din ang pag-process ng LMIA. Isipin mo 'yun, pagka nandito ka as tourist, mauubos na lang yung ano mo, yung araw ng pag-i-stay mo rito, kakahintay lang sa LMIA. Eh isama mo pa yung kung kunyari wala kang kilala at naghahanap ka, 'di ba? Swertihan talaga yung tourist ano na 'yan, tourist pathway na 'yan, tourist pathway to work permit. Mahirap. Tapos yun daw, gusto niya raw sanang mag-student naman, kasi napanood niya raw yung video ko na yung sister ko nga, si Jasmine, nag-student pathway. Kasi sabi ko nga sa kanya, ang inano ko sa kanya ngayon, sabi ko, oo, madali kasi nung time ni Jasmine. Sa kalahat ng swerte ng pag-a-apply ng student na salo ni Jasmine, talagang as in, swerte talaga si Jasmine. Kasi sabihin na nating oo, gagastos. Buti na yung parents ko, at least kahit pa paano may naitatago para ipangpaaral niya rito. Kasi ang tuition niya, yung tuition niya merong discount kasi scholar siya ng aming company. Kung wala yung scholarship na yun, medyo mahal talaga, na isipin mo nasa 17,000. Baka hindi ko alam kung napapunta pa rin siya rito. Oh, yun, isa yun sa swerte ni Jasmine, merong scholarship, naging 4,900 na lang yung tuition niya. Wala nang ibang gastos bukod pa pala sa eroplano, sa mga pinang IELTS, pero yun yung ginastos niya. Malaki pa rin yung menos. Tapos pagdating niya rito, hindi siya nahirapan kasi nandito, syempre nandito si Kuya. May kasama na siya na mag-guide sa kanya, ganyan. Tapos tutulong sa mga gastusin. Tapos isa pa yung working hours ng student. Kasi pagka student ka rito, dati yung bago pa siya dumating, 20 hours lang ang oras na pwede mong itrabaho sa mga companies dito, yung pang part-time mo. Part-time lang talaga ang gagawin mo dito pag student ka. Nasa 20 hours lang yun a week. Magkano lang yung sasahurin mo yun, tapos minimum pa yung sasahurin.
Ngayon, si Jasmine, nung pagdating niya rito, nilip yung ano na yon, yung rules na yon na 30 hours lang, ay 20 hours lang yung pwede kang magtrabaho. Parang ginawang unlimited dahil nga sa baba ng workforce ng Canada. Ginawa nila kahit yung estudyante ka, unlimited na rin yung oras mo sa pagtatrabaho. Ngayon si Jasmine, sinagad niya yung pagtatrabaho. Student siya, pero sinagad niya yung trabaho. Madali lang kasi yung trabaho niya dito nung una. Nasa may Staples lang siya, parang yung sa ano yung office, mga office warehouse ng ano ng Pilipinas, ganun. O, ano lang siya, patayo-tayo lang naman siya doon kasi kahera lang naman siya, hindi naman pasukin yun ng tao. Ngayon, hindi siya masyadong stress sa trabaho. Tapos nakakapag-aral pa siya. Ngayon, natapos nakagraduate na si Jasmine. Merong in-announce itong 2024. Ngayon, binalik na uli yung 20 hours na lang yung pwedeng magtrabaho yung mga student. Balik na uli sa dati. Bukod pa doon, tinaasan pa yung ano, yung dapat na ano mo, yung show money, pera na ipapakita sa government ng Canada. Isa pa palang swerte ni Jasmine yun dati na sa kanya $10,000 lang ang ano mo, yung show money mo. 10,000. Hindi mo naman gagastusin yun kung nagtatrabaho ka rito. Parang ipapakita mo lang sa ano, sa government ng Canada na kaya mong i-support yung sarili mo kahit hindi ka masyadong magtrabaho. Eh si Jasmine, ano siya, kumpleto yung oras niya sa trabaho. Kaya hindi niya nagagalaw yung ano na yun, yung show money na yun. Ngayon, ang malas ng mga nag-a-apply ngayon, tulad niya, yung si tropa natin. 20,000 na ngayon yung ano, yung kailangan mo na show money. Masyado nang mabigat yun. 800,000 pesos na yun in Philippine peso. Ngayon, sabi niya, parang ano, masyado nang mabigat, wala na ano, hindi niya na raw kaya yung ganung budget, sabi ng tropa natin na nagme-message. Ngayon, ang ginagawa niya, nag-aano na siya, yung nakakuha na raw siya ng NC2 sa slotering. Ngayon daw, nag-apply din siya sa meat cutting na mga courses para raw makapag-apply siya sa ano, mga supermarket. Actually talaga, yung sinasabi ko na tungkol sa pag-apply dito sa Canada, maraming pathway. Kaya lang, matagal, mahirap, magastos na proseso. Kaya ang nire-recommend ko lagi, yung ginawa namin, yung ginawa ko as ano, meat cutter, industrial butcher, work permit. Kasi bukod sa sigurado na siya na makakapunta ka, wala ka pang masyadong gastos. Pagka ginawa, meron kang kumpletong experience sa trabaho na kailangan ni Canada. As mga yung mga blue collar jobs lang, yung mga trabaho ng mga ayaw din ng mga Canadians. Ang mga ano niya, meron akong diniscuss na niya sa video ko kung ano yung mga trabaho na yun. Mga truck driver, butcher, welder. Pagka yung ganyan yung mga trabaho mo, pwede kang mag-apply sa ano, yung mga farmers, meron yung mga sa chicken, ano yung chicken catching, panoorin yung Superbs TV. Ganun yung ginawa niya. Minsan, ikakausapin ko siya para madiscuss niya sa inyo kung paano yung ginawa niya. Nasa Vancouver siya pero nasa province na part siya ng Vancouver. Yung mga yan, pwede kayong mag-apply sa mga agencies natin sa Pilipinas. Or, pwede kayong mag-DIY. Yung ginagawa ko dati na naghahanap ako, ako na yung naghahanap ng trabaho sa inyo sa job bank, tapos ipopost ko na lang, ilalagay ko sa YouTube ko na yung mga walang no experience, no IELTS, mga ganun. Pero mas maganda pa rin na meron kayong ilalagay doon. Kahit nila sinabi ba nila na no experience, mas maganda meron. Kasi syempre, makikita ni employer na, oy, okay to, pwede to, ganun. Yung isa pang way ng pag-apply yun, yung DIY nyo na kayo mismo yung mag-a-apply sa Indeed online, sa job bank. Kaya lang, ang problema naman doon, medyo matagal ka talaga, saka ano, medyo 50-50 kayo kasi titignan nila, ay pagtitignan mo, kasi hindi siya tulad ng agency na ano eh, na sa kanila lahat ng gastos. Ang mangyayari nun, baka sisingilin pa kayo ni employer about sa, kunyari sa LMIA nyo, baka pagbayarin pa kayo, may mga process na kailangan yung bayaran. Kaya nakakatakot, hindi naman nakakatakot kasi
meron nang gumawa niyan na ano na tropa rin natin. Ngayon nandito na rin siya sa Canada. Ano? Talagang lakasan ng loob. Mas maganda pagka sabi ko sa kanya, ano mo na lang i-double check mo na lang yung company na 'yan kung talagang existing siya, mga ganun-ganun. O nakapunta naman siya. Gumastos nga lang siya. Pero hindi na siya dumaan sa yung grueling process ng sa agency. Yun ang hindi pa sinusubukan ng tropa natin, sinabi ko nga sa kanya. Sabi niya sisimulan niya na raw yung ano eh, yung pag ano ba to, yung pag pubutcher. Ano, sana swertihin ka tropa at makapunta ka rito sa Canada. Talagang gusto niya na raw kasi nang mabago yung buhay niya. Hindi mo feeling ko ano eh, may kaya rin to si tropa eh. Kaya lang, syempre, mas gusto niya para umangat yung buhay niya. Saka mas maganda raw kung magbibuild daw siya ng family. Nandito na siya sa Canada. Sa kasi magandang start dito pag nandito ka na sa Canada, lalo na sa mga anak mo na lalaki na sila sa first world country. Diba? Hindi na sila mamumblema sa ano, sa quality ng buhay, ganun. Yun. Inano ko lang sa inyo yung ano, yung mga pathway na pwede nyong pasukin dito. Kaya lang lahat yun kailangan talaga ng extra effort pagka mag-a-apply kayo. Hindi siya basta-basta, sa totoo lang mga tropa kami nga ako nga kumuha ng experience 2 taon Actually, pumasok na rin sa isip ko yung student, kaya lang mahal talaga. 1 million wala naman tayo nun. Ngayon, meron na tayong 1 million. Pero nung time na nandun ako sa opisina, Diyos ko, hindi talaga ako nakahawak ng 1 million. Tapos, isipin mo yun, iwawaldas ko lang sa pag-aaral dito. Paano kung binagsak ko pa? Sabi ng misis ko, ikaw na lang pumasok dun kasi mas ano ka. Paano ko ibinagsak ko yan? Di sayang yung 1 million ko. Hindi ako confident sa pag-aaral. Yun. Yun lang. Sana makatulong sa inyo to mga tropa para yung mga nagbabalak, para to sa mga nagbabalak na sumabak papunta sa ibang bansa, sa Canada, UK, New Zealand. Yan yung mga tinitignan na pathway. Ngayon, kayo na lang yung mag-assess kung ano sa tingin nyo yung ano, mas convenient kayo at sa tingin nyo na mas madali. Nandito na lang, kami naman yung mga nagbablog dito. Advice lang naman kami. Saka kinikwento lang namin yung mga experiences namin. Kayo talaga ang makakapag-desisyon yan kung anong pathway ang papasukin nyo, no? Yun lang, wala na naman ako iba masabi. Sobra-sobra naman. Sabi ko, pagka magbibideo ko, 10 minutes lang . Maabot na naman ng ilang minuto. Sige na. Yung mga nanghihingi sa akin ng ano, ng CB, Canadian CB, pwede siya sa UK, pwede siya sa Canada, pwede siya sa New Zealand. Libre, pinamimigay ko, i-message nyo ako sa aking FB page. Hindi ko kayo i-message sa personal account ko ng FB. Di-delete ko lang yon. Mas maganda, i-message nyo ako sa WhatsApp or sa FB page ko. Tapos, yung mga nanghihingi ng IELTS reviewer, nagbibigay ako lahat to libre ah, yung CB sa ko, yung IELTS reviewer, libre yan. Ito yung ginamit ko nung nag-review ako, nung kumuha ko ng IELTS sa Pilipinas. Effective to kasi galing to sa Cambridge, no? Talagang official na reviewer ni IELTS to. Binibigay ko yan libre. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nagagawa ng guide, pero mukhang ngayon magkakaroon ako ng time kasi wala na akong overtime. No? Yun lang. Like, share, subscribe yung mga girl. Yun. Sige na, paalam.